This challenge para sa Unit 2, Aralin 4, about sa interaction ng demand at supply. So, tingnan mo ang larawan. Bumuo ng isang pangkat na may tatlong mag-aaral o ikaw na lang sa sarili mo. Ngayon, pandemic. So, yan ang mga guide. At tingnan mo itong larawan. Para sa ikalawang, this challenge, retweet, gawain to, bargain. Retweet, bargain. Sa pamprosesong tanong, sa tingin mo bakit pumayag ang producer na ilagay ang produkto na yun, no? So, ayan. So, ito ang kompetisyon na nasa talahan na yan sa, ito siya, equilibrio yung presyo at equilibrio yung dami. Ang ugnayan, ito ang ugnayan ng demand curve at supply curve. Ito naman ang market schedule para sa candy. Okay, para sa gawain 4, subukin natin, buuin ang talahan na yan ito. Sagutin. So, knowledge organizer, gawain 5, buuin ang graphic organizer. Based on interaction of demand at supply. So, market schedule para sa pares ng sapatos. So, yan pamprosesong tanong sa ibaba. Ito ang formula para sa equilibrio sa pamilihan. Ito yung number 2, paglipat ng supply curve. Paglipat ng demand curve sa kaliwa. So, based dito, masusuri mo ang mga bakit mayroong mga equilibrio. Yun sa pagsusuri ng mga produkto, gulay, branded na gamot. So, ano nangyayari? Anong pagbabago sa equilibrio ng presyo at dami? Graphic organizer again sa gawain 9. Susuriin ang graphic organizer. Disequilibrio, surplus, shortage sa mga kaugnayan niyan. So, ano mong kahing gawain mo para malutas ito? So, sa balita, sorry. Ayan rito, sa presyo ng bigas, bawang justice Malacanang, sabi rito. Ayan. Basahin ito ayon sa Department of Trade Industry. Isang tanong. Ito, gagawa ka ng reflect journal, graduate students. So, kahit sa ESP, meron din kayong journal. Dito ang mag-appear ang reflection ninyo. Reflect to journal.